Hello, what's up guys? Andito na naman po si Sangreal TV! Guys, sobrang saya ko ngayon. Alam niyo bakit? Kasi guys, at least, kaya nga nung sinabi ko sa mga previous LSS ko na may sasakatuparan ko na rin yung improvement ng ating pagbabago sa channel natin, di ba? Hindi naman siya masyadong malaking pagbabago, pero nakakatawa kasi from scratches, from sa mga gamit kong basura, gaya nito na nirecycle ko lang, etong tarpaulin na to for green screen effect. Diba? Tsaka sa mga videos ko. Ngayon naman guys, dumating na yung in-order ko sa Lazada. Ano po yun? Samahan nyo akong mag-unbox. Okay guys? Thank you so much guys, talaga. So guys, ano nga ba talaga itong in-order ni Sangreal TV? Well, ganito lang po yan guys. Gaya nga na sinabi ko last mga 3 days ago or 4 days ago, medyo nakabenta kami sa business namin sa kahon. And then si Mrs. naman, binigyan ako ng pambili ko para sa equipment ko pang live stream. So ano ba itong binili ko guys? I-unbox na natin. Galing po siya sa Lazada guys. Ito po siya. Actually kanina, bubuksan ko na dapat. Kaya alam, gusto ko muna ipakita sa inyo. Ayan siya. Malaki siya guys. Kasi complete set yung binili ko. Ano po ba yung binili ko? It's BM800 V8 sound card at saka yung condenser mic. Woo! Shoutout naman dyan guys! So yun nga guys, nakakatuwa kasi ngayon unti-unti nang napupo yung mga equipments ko. At gaya nga na sabi nila, di ba? Kapag wala pa, matuto kang mamaluktot muna. Talagang don't complain. Darating yan. Yun time para makompleto mo yung mga gamit mo. Tapos hindi lang yun guys, kaya rin ako purchase nito is para rin mag-improve po yung LS natin. Medyo gumanda naman yung bahay natin at saka medyo maging dynamic. Ibig sabihin, meron siyang music, merong effects. So, tingnan na natin siya guys. Excited na ako. So guys, ayan, nandito po tayo sa ating munting kwarto ni Sangreal. Okay? So, ito po yung paunti-unti ko pong binubuo. Simula na rin ng talagang mga pagsasakripisyo ngayon. Medyo nagdadatingan na po yung kahit papano yung pinagpagura ni Kanga. So, tingnan na po natin. Excited na ako dito eh, guys. Ito po yung i-unbox natin. Andito lahat ng mga kailangan ko. Yung po yung BM800 na V8 sound card at saka po yung condenser mic. Hindi nga lang maganda yung packaging niya guys ha. Pasensya na. Yung pinaka ano sa resibo niya para at least kung merong sira or defective may babalik natin. Take it away! Talaga sa totoo lang guys ha, pangit talaga yung packaging niyo. Tingnan natin kung gagana nga ito. Baka mamaya may surprise sa loob, diba? Baka meron ditong clown sa loob. Baka nandito si Pennywise o kaya si Jack in the Box. Well, I hope maging okay siya para hindi masayang yung ating inavail. Bali, ang price po nito guys, all in all, isang set po kasi yung binili ko, nasa 1,600 po siya. Bali, 1,599 tapos meron 50 pesos na delivery fee. So, all in all, 1,649.
yun naman pala guys eh. Eh, yung sinasabi ko. Diba? Hindi lahat ng pangit, wala lang. Pang ano lang pala yun, pang shock absorber lang pala yun sa biyahe, guys. So, ito po siya. Ayun! Puro mga brand new yung packaging sa loob. So, ito po siya, guys. Yung isang set ng pang-recording ng microphone. So, ang pangalan po niya is... Ayan po, ha? Kabaliktad siya, eh. Ayan. So, basahin ko lang. Professional Recording Microphone Series. Ito po siya, guys. Next! Nakakatuwa naman. Unboxing Singing Live Sound Card. Live Sound Card. Ayan po siya. Applies to singing, shouting, live chat, recording, inflection, and music. So, yun siya guys ha. Yung mga pinaka-effect po niya. Next naman niya. Okay. So guys, ito na po yung pinaka-condenser. Yung pinaka-nakatakip dun sa may mic. Yung parang, para siyang ano, racket ng ping pong. Tapos guys, eto. Yun na. Ito po yung ating studio microphone. Ba? Parang ano ha? Ah, itong isa pala is professional recording microphone. Tapos ito namang isa, professional microphone series. Meron pa siyang ano, parang samang giveaway, no? Tingnan ko muna itong sound card niya, guys. Nakakatuwa naman. Yun, ito. So guys, ito po siya. Yan. Yan po siya guys. Balot na balot. Ito po yung guys. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Kung ikaw ay mag-aano ka, magpo-produce ka ng mga sounds. So kailangan natin yung subukan. Check natin guys. Pakita rin po natin dito na ito yung laman niya. So ito yung pinaka USB niya port. Tapos yung isa pang Android. Ito yung port po niya na pang USB at saka ito yung pang Android. Next po ay parang pang pang Android din na ano, pang charger na Android. Tsaka isa naman na diretsong sa audio. Ito naman, ganun din. Bali may spare siya sa audio at saka sa Android. Aba, tatlo pala yung spare niya, oh. Aba, magaling, ha? Malupit, ha? shoutout sa inorderan ko, guys, ha? Shoutout sa inorderan ko. So, tingnan ngayon natin siya kung paano nga setup nito, guys. Dahil ako, aminin ko sa inyo, wala pa akong ka-idea regarding dito, guys. Wala pa akong ka-idea regarding dito sa ganitong mga bagay. Kaya nga eh, wala pang masyadong, ano. So, yung sa microphone, mamaya, tingnan natin itong sa microphone, guys. Sa studio microphone niya. Kung paano nga ito. Ba? Pabaligtad pala. Studio microphone, guys. Studio microphone.
So, maligtad. Ayun. Ayos naman pala eh. Studio microphone. Aba. Guys, so. Nakakatuwa naman talaga to. Marami siyang set. At talaga namang nakakaiga-igaya, di ba? So, tingnan natin yung setup nito sa microphone. Microphone nakalagay dito sa mic. Eto guys, isasaksak lang to sa mic. Ayan. So guys, as of the moment, nung sinaksak ko siya, tapos pinindot ko yung power button, itong V8 sound card, yung BM800. Yan. Nagkaroon na po siya ng ilaw, so it's sabihin, working po siya. Eto guys, oh. Kita nyo naman, di ba? Sulat, BM800 yung microphone. BM800. Hello. Tingnan niya natin. Hello. Kung paano ito gagana. So, nakalagay dito, saksak sa mic. Microphone button. Wala pa akong idea dito, guys. Pasensya na kayo sa akin, ha. Ito yung malupit dyan, guys, eh. Hello, hello. Ano nga ba yun? Ano pong ang kahulugan ng mga gantong bagay? Hindi ko po marinig. Oh, eto, guys, ha. Selyadong-selyado po siya. Eto. Para saan ba to, guys? Ah, dito mo ikakabit tong microphone. Eto. Tama. So, dito siya nakakabit, guys. Eto. Tapos, para ito na i-adjust-adjust. Na-adjust-adjust po ito. Meron siyang pihitan. Okay. Kapit natin yung mic. Excited na excited talaga ako, guys. First time eh. Alam yun. Nung mga nakakaraang mga LSS ko, or kapag pumupunta ako sa LS ng mga tropa, napapanood ko po na meron silang mga ganito. Napapaisip ako, sabi ko, makabili nga rin balang araw kapag ka nagkaroon ng budget. Dumating na nga po yung tamang time at ito yung perfect time ko sa kanya. So, thank God talaga sa blessings. Dapat po lagi tayong magpasalamat, guys, sa mga blessings na dumarating sa buhay natin. So guys, yung pinaka-pangano niya, oh. Ito yung pang table tennis. Okay, yung panghuli ng lamok. Tapos may gigislap din. So guys, ha. Tapos, ito naman, yung microphone stand. Yun. Lalo siya laman. So guys, ito yung laman niya, ha. Ito po, yung mga connector niya. Actually, hindi ko pa siya alam gamitin o assemble eh. Medyo bago pa po tayo sa mga gantong larangan eh.
Okay. Ah, ito yung mga ikakabit dito sa ano. Dali guys ha. Parang alam ko na kung saan siya ikakabit. Ito. Kung tama nasa isip ko, makakabit ko nga ito. Ayun, tama. Dito nga siya nag-fit sa microphone. Kailangan nakakabit ng maayos, guys. Para hindi po malaglag. Sayang naman, di ba? Yun. So, ito, naiikot-ikot siya. Kailangan lang naka-stable siya, guys. Higpitan na maayos to. Higpitan na maigi. Depende sa angulo na gagawin mo. Tapos, etong isa. Saan naman ito? Ah. So, etong isa, guys. Etong isa. Dito rin po ito. Lalagyanan din siya ng microphone. Eh, pwede mo rin siyang gamitin as lalagyan na ng microphone. Kasi hindi naman siya dito sa ibaba. Hindi naman siya kakasya dyan. Tapos, labas ko muna itong mic. Baka malaglag. Ay, nako guys. Nakakatuwa. Nakakatuwa na nakakailang kasi hindi ko pa masyadong gamay i-assemble tong mga to eh. Pero ngayon, meron ng sariling microphone si Sangreal. So kapag maisipan kung kumanta-kanta, di ba? Is ayos na. Ah, eto. Ah, dito. So, ito guys, dito siya. Panghigpit siya. Dito naman siya kinakabit. Yan. Tama. So nga pala guys, shoutout ko lang yung nag-deliver sa akin ng Lazada, si Kuya, no? Well, actually, sabi ko nga sa kanya, gagamitin ko ito pang vlog. Sa aking mga LS. Sa mga live streams na gagawin ko. Yun guys. So, eto na siya. Eto, pwede mo rin luwagan yung pihit. Kung depende sa taas o baba ng ano. Yan. Andyan na nakalagay bali yung microphone. Kaya lang, eto nga, ginakabit din to sa microphone dito guys. Pwedeng dyan nakasuksok lang yung mic o kaya dito sa lalagyanan na to. So, tingnan natin kung paanong ayos ang gagawin natin dito ha. Check ko lang dito. Kung ilagay ko siya dito sa gilid, dito.
Kailangan medyo mahigpit yung pagkakakabit nito, guys. Tapos ihahanap ko pa to ng kakabitan niya, guys. Kasi hindi nga pala ito naiikot. So, ang setup lang niya, parang paganyan lang siya, nakakabit lang. Tapos, sa microphone, it's either nakaharap itong sayong ganyan, saan ko kaya ito ikakabit? Hindi naman din pa nai-adjust ng pataas na masyado. So, ito na, guys. Na-setup ko na yung pinaka-stand niya. Ito. Microphone stand. Ayan, tama nga yung pagkakasetup. So, ito, guys. Dito naman ito kinakabit. Nandito yung pinaka-mic mo. Diyan nakasuksok yung mic, yung microphone. Tapos, nandito naman itong pinaka-ano. Dito natin siya ikakabit, guys. Yan. Tama naman yung kinabitan ko. Kailangan medyo nakabuka nga ito. Bukan natin ng konti ito, guys. Yan. Tapos, pasok natin ito ng gusto. Sa loob. Kailangan. Pagka talaga bago pa, no? Nakaka... So yung setup natin, guys, nakaganyan siya. Pero bumababa pa siya ng konti kasi hindi ko pa nahihigpitan. Kailangan mahigpitan pa ito. Pabaliktad pala. Yan, humihigpit na. Yan. So medyo mahigpit na siya, guys. Nakatutok na siyang paganyan. Yun! Eksakto, di ba, guys? Ayan po siya, guys, ha. Ito, kailangan nakahigpit nga siya sa matibay na ano talaga. So,
So ang patungan talaga niya yung malalaking ano, rating sa upuan. Dali. Subukan natin dito sa upuan, guys. Yan dito. Okay. So, try natin dito sa may upuan siya ikabit. Saka na lang ako magpapakabit ng stand dito. Kapag medyo ice base na ang ating gamit. Ito lang. Parang may naisip ako. Aha! Dito ko siya ikakabit, guys. Sandali. Sa baba. Dito. Tapos ito, extend ko ng husto. Yan, paganto, patayo. Yun, guys. Medyo nag-lock na siya ng konti. Hirap pagtabago pa na. Hindi pa masyadong gaman. Yun. Tapos, pwede ko siyang i-ganyan lang. So ayun guys ha, nakakabit na siya dito sa gilid ng aking sa angular dito na ano, nagamit, kabitan. Tapos itong B8 sound card naman, ayusin natin ito sa studio to. Siya sa isa. With someone. Don't wanna wake up alone. Still believe in you walk through my door. Mobile phone, key song, sing mobile phone, ayan. So yung isang ano, para sa mobile phone yun guys.
Tsyempo-tsyempo na rin. Pang bibidyo ko itong iPhone na phone ko. Phone 1. Yun. So, yung phone 1. Try lang natin yun. Tapos, ano pa yung isang setup dito? Headset. Pinaka-headset niya. So guys, itatry ko to sa iPhone ko. Pakinggan ko sa yung headset na to. Okay, para at least alam ko kung ano yung tunog niya. So guys, talagang sobrang happy po tayo ngayon dahil kasi gumagana talaga siya. Yung mga equipments. Ayan siya. So ito na ngayon siya guys. Nagagamit na natin siya. Ngayon nakakapag-LS na tayo dito ng merong background sound, di ba? Shoutout sa mga kasangrial, sa mga tropang nandito, at currently 8 million viewers na po tayo guys. Maraming mga salamat sa inyo. Alam kong totoo ang suporta po ninyo sa inyong host na si Sangrial TV. Thank you so much guys, nako. Thank you talaga. Kahit gantong buhok natin, suporta pa rin, di ba? Like a Hellcat. Hello, what's up guys? And it's your boy Man Marcus aka Harold sa Sangrial TV. So kung hindi ka pa po nakapag-subscribe dito sa channel na to, all you have to do is just click the subscribe button. Alright, itong subscribe button na to, and click the bell button beside it. Okay? Para palagi kang updated sa mga videos, new videos, at happenings kay Sangrial TV. So guys, samahan nyo ako. Meron na naman akong idea na ituturo sa inyo. So guys, nandito tayo sa loob ng aking bahay. Well, ang pinaka main content lang naman itong aking video na ito para sa inyo is to share to you some ideas kung paano nyo magiging magagawa o maiko-convert na parang workstation ninyo yung inyong sariling kwarto sa bahay if you're targeting a home-based job. And not only that, kapag ka gumagawa ka ng career sa YouTube. O diba? Ultimo yung mga manok ko sumasang-ayon. Guys, kawag lang eh. Okay, so eto guys ha. Ipapakita ko sa inyo dito sa maikling video na ito kung ano yung ginawa kong mga modification sa bahay ko at yung mga ginamit kong materials na talagang kung wala ka namang budget, eh magagawa mo rin. So, samahan nyo ako dito guys, ha? Punta na tayo sa aking kwarto. So, it's already 4:18 in the morning ng madaling araw, kaya ngayon pa rin titila o kayong mga manok. Samahan nyo na ako sa aking room. Ito yung dining namin, hindi naman maganda yan, sakto lang. Dito tayo sa room ko. Pasok tayo guys ha. Okay, so ayan po yung aking room guys. So yung sinasabi kong modifications na ginawa ko dyan, eto, papakita ko sa inyo guys. Buksan lang natin yung ilaw na ginawa ko. Alright! So sa malayuan guys, ayan ang itsura niyan. Napakaliit lang po ng aking room. So, kinonvert ko po siya into parang
parang pwede kang studio, 'di ba? Sa studio meron siyang mga ganyan na ginagamit mo pang effects. Well, ang ginamit ko diyan na green screen ko kapag gumagawa ka ng mga video sa YouTube is yung Trapal, which I purchased long time ago. Mga isang taon na yung Trapal niya, nakatambak lang yan dito sa bahay. So naisip ko ako, green naman yung color niya, magagamit ko ito bilang green screen. So yan na po yung ginagamit kong green screen ngayon. Tapos guys, ito po yung pinaka workstation ko, dyan ako nagtatrabaho. Yan, dyan po ako nagtatrabaho guys. Dyan din ako nagvi-video ng aking mga videos na ginagamit ko para sa aking YouTube channel sa Sangreal TV. Tapos para maging hardwired naman, bumili po ako nitong adapter na to. Ito, nabili ko po ito at saka ito pong pinaka hub. All in all po, nabili ko siya ng mga 1,600 pesos. Talagang kailangan pong puhunanan yan o ipangutang para sa akin, para makapag-home base job ako. And ngayon po, talagang masasabi ko, nag-work na po ako ng home base job. Natutulong ako yung sarili kong pamilya. Tapos, medyo okay naman po. Kahit pa paano, nagsusurvive yung pamilya sa kita. So, eto po siya guys, yung aking internet connection. Yan. Kailangan po naka-hardwired yan. Tapos eto, nakakonect na siya. So yung laptop, wala pa po dito pero dyan po ako nagsiset-up. Tingnan mo yung mousepad ko. Eto lang. Eto yung some scripts sa aking job. Tapos pinost ko rin dito sa gilid ng aking wall yung some scripts. Ito po yung aking lighting, yung ginagamit ko na headset. Then, yan yung isa ko pang light, mercurial lamp. Pero minsan ko lang po ginagamit yan kapag magawa ko ng green screen effect. So, ayun po siya. Yung upuan na ginamit ko is normal na upuan na itataas na ibababa. Yung layers niyan na mga rubber mattings, tapos yung mga blankets at unan nandyan. So ayan guys, tingnan natin ang malayuan mula sa pagpasok. Sana po nakakuha kayo ng idea kung paano yung gagawing soundproof at saka ito turn into a workstation yung inyong kwarto sa bahay kahit na maliit lang. Maraming salamat guys and have a great day. Well, sana po guys, nag-enjoy kayo at kahit papaano nagkaroon kayo ng idea kung paano nyo ito turn into a workstation yung bahay ninyo at paano yung gagawing parang studio type, diba? Para pang edit-edit ng mga videos at pagkaroon ng green screen effect. So, if you like it guys, just like, hit the like button, i-share nyo na rin sa mga Facebook pages ninyo or sa mga friends para at least magkaroon din sila ng idea gaya na sinasabi ko. At sa mga nakaka-relate dyan, na nag-home base job, salute sa inyo lahat guys. At sa mga gusto palang mag-home base job, well, you can do that too. Okay? At sana po, para maging updated kayo sa lahat ng mga videos ko, future videos ko, just hit the subscribe button. And I'm open with comments po. Okay? I'm open with comments and ideas and suggestions para po sa mga next na videos na gagawin po ni Sangreal TV. Hola! Bye! Sangreal TV! Thank you so much, guys!